So what is up guys, it's your boss Jess back at it again for another video. So ito ngayon si Super Kia, ito yung status niya, na-under siya ngayon. So tingnan natin, pina-under ko na to eh. One click start naman siya. Init. Patayin ko muna. Yan. So, sa mga hindi nakakaalam, ito si Super Kia. Ang loob ng interior niya ay ito. So, naka Recaro racing seat tayo. Adjustable to. Ah, Rico. So, ito na lang. Ano ba to? Kalimutan ko na i-adjust eh. Yan, adjustable tong upuan. Yan, adjustable yan. So, kung naka short shifter siya ng Honda, no? So, malutong yan. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Reverse, no? Lutong yan, no? 1, 2, 3, 4, 5. Lutong na. So, may RPM gauge siya. So, hindi yan accurate. Pero, nung namang to, nasa 10,000 to 15,000 na yung, ano, yung engine ko. Yung odometer ng engine ko. From Japan, na. From Japan. Ay, Philippines to Philippines lang yon. Hindi ko pa alam yung mileage nung Japan to Philippines. Oh. Naka, ano rin tayo? Power side mirrors, folding yan, auto retract. Ito yung switch ng auto retract nya, left and right. So meron din tayong fog light, yan ang fog light natin. Tapos power windows, ito yung power window switch natin, left and right. Tapos naka Sony Explode unit tayo, pati mga speakers, pati yung oval dun sa likod, naka Sony Explode din. Tapos naka voltmeter tayo, yan. Tingnan natin ah. Adjust natin pang upuan. Restart ko. Noong nagpalit ako na ito, hiningi ko lang to kay Gonsen eh. Yan, salamat sa'yo. Shout out. Kaya ang issue na ito, may crack dito sa windshield. Yan, nakikita nyo. Napag-tripan yan eh. So, try natin. O, one click. Oh, may ingay lang sa ano sa pulley ata 'yon eh, sa bearing ng ano ng aircon. So 'yon. Tingnan mo 'yung sidings niyan, ganda na. Sidings. Ganda na sidings, weather strip, 'yung lock. Eh mga lock niya. Mga lock. Oh, dome light. So naka rear 50-50 seats tayo, folding yan. 50-50 yung side, yung left and right na fold yan ng separately. So yan. Tapos itong ano natin, naka fiberglass yan, bagong palit, fiberglass front pillars. Meron din ako original na middle pillars. So ito yung ceiling natin, ah. Yung ceiling natin, walang vanity mirror. Yan, walang vanity mirror. Yan. So, ito, mga ano lang to. Kaya naman tanggalin yan. So, naka-aircon tayo. Extended ang ating evaporator. Dahil naka-laminated ang nakalagay dyan ng crosswind. So, sira ang aircon ngayon na ito. Dahil sa tagas. Hindi ko pa na-pacheck yung mga o-rings na ito. Pero usually yun lang yon sa mga orange yung tagas, tsaka yung expansion valve nung nakaraan ko ngang vlog, dahil nag-i-stock up siya dahil hindi ko nagagamit to. So yun ang naging problema niya ngayon. Tingnan natin gumagana ang power windows. Yan. Yan. Ang kapila. Mabagal lang pero gumagana yan, no? May intermittent switch din ng ano nito, ang wiper nito. So all goods.
Tapos ang engine, papakita ko sa inyo ang engine. Papatayin ko na, ha? Sayang gas eh. Oh my god. Kaya pala nangangamay gas. Tumagas ang gas niya, guys. So kailangan to pa-check bago i-start ulit kasi ang dami tumagas na gas. Yun, no, sumirit. So galing yan ng mukhang galing doon sa fuel filter yung tagas. Buti hindi ako lumiyab. So ito guys yung engine niya. Mazda Z5 Doc 16 valve dual cam gear na 1.5 liter. Tapos na orig na Cosco strut bar tayo. Yan, tapos bagong NS40 na enduro motolite. Yan, bago yan. So naka bubog headlights tayo. Yan, bubog headlights. Yan, ganda pa yan. Tapos naka amber signal light tayo. Tapos yung fender natin naka-lip siya. So yan. Tapos naka double D na ano tayo, na ano bang tawag dito, brake booster, no? Ng Mazda, Honda Integra. Galing Integra yan. Tapos naka power steering, naka dual aux 1 tayo. Yan, oh, 1, 2. Tapos naka slim type na radiator fan tayo. Yan, oh, super high speed yan, mga pre, no? Tapos yan ang aircon system natin. Ganda ng strut bar ko, no? So sa wheels naman natin, meron tayong 15 inches na mugs. Yan. 15 inches na mugs yan. 15x7. Tapos ang goma niya ay 175/50R15. Tapos ang hub niya ay PCD100. Yan, PCD100. Big brakes yan. Big brakes ng Mazda Demio. Tapos sa coilovers, ang coilovers ko naman hindi kita dito. Ang coilovers ko ay sa front ay Tane coilovers. Sa likod ay pang Honda Jazz. So, 'yun lang. And loob niyo. Na-adjust to. Yan. Na-adjust yan. 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 May crack lang dito. Ewan ko kung bakit. Nabagsak ata yan nung pinakabit namin. Ang ganda ng pagkakamount yan. Yan yung computer box nya. Ito yung computer box nya. Yan. Siya nakalagay. So, yan. Yan lang ang update kay Super Kuya. Gumagana naman siya.
gumagas ang kanyang fuel line. Nagka-crack kasi. Makrack na yung fuel line niya. So, nagsiret. Buti hindi lumiyab. So, always check yung fuel lines pag mga na-stack na sasakyan. Hindi ko chine kasi kagad eh. Buti na lang. Thanks God. Wala nangyaring masama. So, sa likod naman. Lock na natin ito. Baka may mag-start pa. Tapos sa body kits niya, naka Festiva bumper tayo, front and back. Tapos meron tayong upper and lower spoiler, meron third brake light yan. Tapos sa muffler, meron tayong HKS free flow muffler, ano, big canister. So yun yung front na Festiva with chin, Festiva bumper with chin. So naka tilt plate holder tayo. Yan. So yun lang. Ang kailangan na lang nito ay recondition ng ano, mga fuel lines, tapos aircon, tapos paint. So ang issue niya ay, main issue niya ay ang body repairs. So makikita niyo dito. Yan. Yan ang issue niya. Bulok ang kanyang tambol. Tsaka ito yung fender. Ito yung tambol ata eh. Yan. Pangit ang pagkakaano. Yan. So, ang init. So, yun lang. Ano muna ako? Punta muna ako ng Mercury. So, hanggang dito lang. Yan yung oval niya. Yan. Yan. So, yun lang. Peace.